Guys, umaandar ba? Parang hindi siya umaandar. And ayun, dun tayo pupunta mamaya. Ito siya parang microphone na yun. Finally, ang ating last itinerary for this trip, Merlion Park. Hello guys! Good day sa inyong lahat at ngayon isang panibagong attraction na naman ang pupuntahan natin sa episode na to. And guys, to be specific, ang pupuntahan natin ngayon ay Merlion, Singapore Flyer, Promenade, or yung parang microphone na building dito sa Singapore and yung mga nearest attraction doon sa gawin na yun. Tara, puntahan na natin. So guys, today is my second to the last day here in Singapore and tomorrow na yung flight ko pabalik sa Manila. Kaya sinusulat ko na at minamaximize ko na. And grabe guys, sobrang sakit pa ako kasi kapag nandito kayo sa Singapore, or talagang masusulit yung sapatos at paan yung. So guys, tignan nyo, sa tabi ng hotel, mayroon ako nakita food court. Ayun, ang ganda ng food court dito. Yun guys, sinabili ko dito sa Kop Tiam. Ano to? Yung food court na to, tabi to ng Lavender MRT Station. Okay guys, kapag nandito kayo sa Promenade MRT Station, sa Exit A kayo, dun papunta yung Singapore Flyer. Actually guys, sobrang excited ako kasi ito yung fifth time ko dito sa Singapore. Pero nag-Singapore Flyer lang ako nung first time ko at nung the rest hindi ako na ganun. Kaya ngayon na lang ulit ako uulit dun. So guys, ayun yung locality map. So ito tayo, dito tayo lalabas sa Exit A, then dito tayo pupunta sa Singapore Flyer. And guys, yung Singapore Flyer, katabi niya yung F1. Yan, sikat yan every time na may season ng F1 dito. And ayan, katabi niya yung, ito yung Esplanade Theater na tawag doon. Ito yung parang microphone, yung itsura. And yan guys, tas andito tayo nung isang araw sa Fountain of Wealth. So, tara na dito! Ayan guys, paglabas sa entrance, makikita na natin yung Singapore Flyer. So, ayan yun. Tara, punta tayo. Hindi ko lang alam kung saan dadaan dito. But let's check it out. So guys, ganun nga yung gagawin. Kailangan yung maglakad. Kakaliwa kayo from the exit. And dire-diretso lang, makikita nyo na yung Singapore Flyer. Guys, umaandar ba? Parang hindi siya umaandar. Or mabagal lang talaga yung ikot. Kasi ang tagal ko nang nakapunta dito, siguro mabagal nga lang ikot. Tapos parang wala akong nakikita mga taong nasa loob, no? Ayan guys, finally, nakarating na tayo dito sa Singapore Flyer. So kapag ka-close up, ito guys yung makikita nyo. Yan yung pinaka-itsura ng pinaka-tubo. Tubo ba yung tawag doon? So itong setup na yan, is pwede nyo kasing i-rent yung isang buong ganyan. Grabe guys, so look, napakataas! Diyos ko, medyo malayo din yung lakad ko. So guys, wait lang, bago ko makakalimutan, is gusto ko lang sabihin sa inyo na yung ticket ko nga pala dito ay nakuha ko siya sa Klook. So yung link ilalagay ko na sa ibaba. And guys, much better na sa Klook kayo bumili kasi aside from fast lane to, ay combo siya. Nabili kong ticket ay combo. Ito kasama itong time capsule na yan, kasama yung Singapore Flyer, yung observation area doon sa Marina Bay Sands. And guys, yung Art Science Museum ng Future World. So guys, mas maganda talaga kapag kayo yung binili nyo. So guys, look from here, makikita nyo dito yung Marina Bay Sands. Ayun yung Marina Bay Sands. And ayun yung Gardens by the Bay. Mamaya pupunta tayo dyan, pero sa separate vlog na lang yun. Ang pinagtataka ko lang guys, bakit walang katao-tao? Nung last time na nagpunta ko dito, sobrang daming tao, naaalala ko pa. Ayan, if ever na gusto nyo may locker, may palocker dito. At meron din atang papagkain, oh. Kaya lang parang sarado na yung mga ibang shop. Dati guys, may 7-Eleven dito. Guys, wala talagang tao. Like, super konti. So guys, kaya pala walang tao dito sa Singapore Flyer. Is 2 PM pa pala siya mag-open. Buti na lang guys, 1 PM na. So 1 hour na lang iintayin ko. So napaaga na naman ako dito. So guys, yan nakapag-video at nakapag-photoshoot na muna ako dito sa spot na to habang iniintay natin yung opening. Kasi sobrang aga pala natin talaga. And ayun ang gusto ko sa inyo ipakita yung Gardens by the Bay. Kanina na ipakita naman sa inyo. Pero alam mo dito sa area na to. Dito sa area na to sobrang hangin. Like hindi maalinsangan. Ganun, kahit mainit, mahangin naman siya. So guys, 1:51 PM na. I think open naman na siguro tong Singapore Flyer. Kanina pa ako nag-iintay. Ayan guys, dito pwede kayo bumili ng tickets. Ayan yung price. O, tignan nyo. Singapore Flyer plus Time Capsule, $40. Tapos yung isa naman, $69. So guys, bumili na lang kayo sa Klook para hindi na kayo mamroblema tulad niyan. So guys, ito sa ground floor yung entrance. Ayan. Let's make a pila. Ayan guys, kapag ka sa Klook kayo bumili, scan nyo lang dun yung voucher code. O diba? Sobrang dali. O dito, malalig. Ang lamig talaga. Okay, so tapos tayo sa time capsule ngayon na magpunta na tayo sa Singapore Flyer area. Ayan guys! Nakikita ka na yung Singapore Flyer! Look!
Dito na tayo. Sa wakas, after long waiting. Ayan guys, so tignan nyo, Asia's tallest pala yung Singapore Flyer. Tapos world's tallest yung sa High Roller sa Las Vegas. And yung first in the world is yung London Eye. So mas malaki pala yung dito sa Singapore kaysa doon sa Hong Kong and doon sa Moa's Eye sa atin. Tignan nyo, pagkasasakay kayo sa Singapore Flyer, para kayong sasakay ulit sa aeroplano. So guys, ayun yung pila papunta doon sa mismong flyer. Ayan, tignan nyo. Haba, medyo mahaba din. And as far as I remember, parang dalawang rounds ata bawat isang sakay. Or hindi ko sure kung confirm pa rin ngayon. And guys, pasok na tayo! Wow, ang lamig dito sa loob, naka-aircon guys. Tapos yung solo traveler na kami makasama. Sila yung makasama ko. Hindi ko sila kailangan ko kasama sa flash. Kasi maraming na nilaman ang isa. Tignan nyo guys, dito sa itaas makikita nyo pa rin nyo. Ayun yung Gardens by the Bay, tapos ayun yung Marina Bay Sands. Then dito sa kabila, ayun yung makikita nyo. Ayun yung stadium. Then the rest is, hindi ko alam. Pero according dito, ayun, meron dito ng legend. Ayun guys, yung F1. F1 truck. Yan, sikat yan dito sa Singapore, lalo na kapag may occasion o may special event. Galing o, tigo nyo, puro mga solar sila. Ayan guys, yung current height namin, 165 meters. And ayan, dun tayo pupunta mamaya. Doon siya parang microphone na yan. Katapos na kami dito sa Singapore Flyer and 30 minutes yung nag-take bago maikot yung buong bilog. So ganun siya katagal. So medyo sulit naman na ibinihara namin. Ayun, natigyan niya, mababa na ako para talaga nasa aeroplano dito. Kasi ganito guys yung libang dinadaanan kapag ka nasa airport. Ayan, syempre, laging ganyan, boodle time. After mag-activity, meron ditong souvenir shop. Ayan, para makita nila yung mga price, $11, 11.90 isang magnet. Tapos ayun na, meron silang parang plato na style na ganyan. Ilang presyo eh, magkano kaya ito? $23. Wow. Ito yung parang pinipiyot yung penny. So ganyan siya. Okay, now magpunta naman tayo doon sa Merlion and doon sa Promenade Theater na area. Kasi after nun, pupunta na tayo sa Gardens by the Bay, sa Art Science Museum, and sa Marina Bay Sands Observatory Tech. Dito sa Singapore Flyer, sa second floor, meron kayong pwedeng daanan papunta doon sa Promenade MRT. Ayan! Look, nakalagay level 2, papunta sa Promenade MRT! So guys, same scenario lang din pala kapag ka doon ka dumaan. Dadaan ka lang dito sa dinaanan ko kanina. Akala ko ay parang underpass or overpass yung mangyayari. Pero same lang din pala yung ruta. Ayan guys, ngayon nandito na tayo sa parang yellow line. Dito sa Esplanade o Esplanade. So ngayon, padaling ko kayo dun sa theater nila na kung saan hugis sa microphone. Mabilis lang naman siya guys makita. Basta kailangan is titignan nyo lang yung mga sign para alam nyo kung saan kayo susuot. Ganun. Ayan! Esplanade Theaters! Finally guys, ito yung theaters. Ayan. Napakita ko na sa inyo. If ever na gusto nyo magpunta dito, yun lang yung mga dadaanan nyo. And so far, ito yung parang PICC sa atin na parang nagpe-perform sila, depende sa trip nila. So yun lang naman guys yung makikita dito. So punta na tayo dun sa Merlion area. Share ko lang sa inyo guys, diba dito sa Singapore, sikat-sikat dito yung Kaya Toast. At ngayon ko lang nalaman na ang pagkain pala nito, babasahin mo itong dalawang itlog, tapos ilalagay mo dito, tapos titimplahin mo yan, tapos sasaw-saw mo ito. Ganun pala guys. Okay guys, so naputol yung video kanina. Ngayon, ang pupuntahan naman natin is ang Merlion. And guys, kung pupunta kayo na Merlion is doon kayo mag-hop off sa Raffles Place na MRT kasi doon malapit yon. So guys, si Merlion is ito siya. So sa exit directory nakalagay sa H kayo pupunta. So dito tayo. Okay guys, it's already evening and ngayon, pupunta na tayo na Merlion! Alam nyo guys, kahit gabi dito sa Singapore, hindi talaga ako nakatakot. Like kahit ganito, nagbablog ako sa kanto, hindi. Alam ko safe na safe talaga kasi dito. Tapos, ano, lahat kasi dito ng area, karamihan may CCTV. Kaya makikita ko may gagawa ng krimen. Ayan, pwede kayong dumaan dito sa gilid ng tubig na to, ng river ba yan or lake? River to, no? Sa gilid ng river na to, ayan, sa merong Fullerton Hotel. Ayan, let's tawid dito sa daan.
Grabe guys, konting-konti na lang susuko na yung mga paa ko. Buti na lang bukas uuwi na ako sa Pilipinas. Ayun na guys, si Merlion! Wait, hindi yun yung tinuro ko ah. Ibang Merlion. Ayan guys, finally, ang ating last itinerary for this trip, Merlion Park. Buti kahit pa paano naabutan natin na maliwanag-liwanag kasi kapag kawala ng liwanag, hindi na natin makikita, diba? Common sense. Ayan guys, ito yung itsura dito sa Merlion Park. Buti kahit pa paano naabutan natin na maliwanag, yun nga lang, napakadaming tao, pero okay lang, at least abutan natin. Ayan, Merlion! Alam niyo ba guys na ang history ng Merlion is, diba nakikita niyo itong river ko sa likod? Parang lumalangoy siya dito, itong half lion tapos half fish or mermaid. So, diyan, parang nakita siya diyan. Tapos dahil doon, nag-build ng ganyang statue. Tapos si Uno yung laging nagiging puntahin ng tao. Yun yung naging tourist spot dito sa Singapore. At yun yung tumatak na kapag ka Singapore Merlion, diba? Ayan, tingnan niyo yun, sobrang daming crowd. Iba't ibang lahi guys. And kadamihan dito Pilipinas sa mga nakaupo, naririnig ko sila. Okay guys, that's all. Grabe ang saya. Napakadami ko napuntahan dito sa trip ko ngayon sa Singapore. Actually, 6 days ako dito and yung 3 days ko nakalaan sa Singapore Zoo because meron akong work na ginawa with Cloak. Pero yung the remaining days is yun yung inalap ko para ikutin nga itong Singapore. And guys, syempre, meron pa akong next video. Doon sa next video ko, sasabihin ko sa inyo kung saan magandang bumili ng pasalubong. Yung mga mura dito sa Singapore, okay? So yun guys, maraming salamat sa panonood. So stay tuned lang. Mayroon pang isang episode. So yun lang. Thanks!